Well, just like every soap, you can't be perfect. And the setup of this character is somewhat perfect. We have to have some drama. Si Atom, isa siyang tao na hopeless romantic, mahilig siya mag-stargazing. Lumaki siyang malayo sa mga magulang niya. Pinalaki lang siya ng tiyahin niya, doon siya nagtrabaho at yun yung parang tinuring niya na nanay. Nagkaroon siya ng isang kasintahan dito, si Stella, na ipa-play ni Bea Alonzo, of course. At may isang part dun sa kwento na magkakahiwalay sila. And magkakatagpo ulit after ilang years na na-realize sila na maling tao yung pinakikisamahan nila all these years. And bibigyan nila ng isa pang chance yung kanilang relasyon, kaso lang nakatali sila sa mga tao at sa mga pagkakamali na nagawa nila in the past. Si Stella ay isang hardworking girl. She is now the breadwinner of her family. Namatay yung tatay niya when she was in college, nung nagpunta sa Canada. And so she took on the role of being the provider of the family. And because of that, parang nakalimutan na niya to prioritize herself. And she didn't know that she actually needed love herself until she met the role of Dennis Atom. So that's when she realized na mas magiging masaya pa pala siya. And first time nang tumaya sa pag-ibig kay Atom, and dahil doon nagkaroon ng iba't ibang result yung desisyon na yon. And para it would really ask you the question, what are you really willing to do for love? And is love enough? Doc Roald is a very, very organized person who knows exactly what he wants. And I believe his dreams and aspirations come from the hardships that he and his mother had to endure before he became a working adult. And I think that's what I like about him. Seeing his mom go through what she had to go through pushed him to further himself in life, and he was able to create certain standards for himself that he will never ever back out from. And I think it's because he believes that's what's keeping him afloat. Well, just like every soap, you can't be perfect, and the setup of this character is somewhat perfect. We have to have some drama, and I'm intentionally staying away from that area. Di ako magkukwento, but some things will happen to Roald that will shake the very foundations of the way he sees the world, and it might just change the way he relates to it too. Si Zarina ang typical na spoiled brat, nabigay talaga sa kanya lahat, so sanay siya na nakukuha niya ang lahat ng gusto niya ng mabilis. Kaya every time na may challenge na pumupunta sa buhay niya, talagang hindi niya titigilan yun kasi nga gusto niya lahat ng mga nasa isip niya, lahat ng mga pinlano niya, matupad. Bong is, of course, the best friend. Maraming tinatahak na problem si Tom, especially when it comes to love. At si Bong and Marijo ang nagiging source nila ng kumbaga ano yung point of view ng iba outside of the box. Yan. And Bong and Marijo, they are partners since high school. So makikita niyo rin yung progression kung sila rin ba sa dulo before sunrise. I could describe Marijo as a very aligaga kind of character. Pero naman may sense siyang kausap. Kapag ka nanghingi ka ng love advice sa kanya or kahit anong advice, hindi lang sa love, makakapagbigay siya ng matinong advice naman sa'yo. Ganong klaseng kaibigan si Marijo. Si Rico Domingo ay isang mapagmahal na anak at kapatid. Si Rico ay
medyo ano siya, overprotective sa family niya. So, mahal na mahal niya yung mga kapatid niya. Lagi siyang nandyan para sa kapatid niya. Mama's boy siya. Pero meron siyang mga wrong decisions in life na pati yung pamilya niya nadadamay. Medyo matapang, marumbado. Pero pagdating sa family, mahal na mahal niya yung family niya. Si Memot, medyo makulit siya. Parang ako lang din. And lover boy din siya. Parang ako lang din. Parang kuya ko siya. Parang apprentice ako ni Sir Dennis. She's this very masunurin, mabait, and kikay type of girl. Siya yung sister ni Stella Domingo. At talagang ina-idolize niya talaga yung ate niya. She will protect her ate and love her ate at all costs. Si Daisy ay sobrang malapit na kaibigan ni Stella, si Bea Alonzo. She's parang yun, hindi namumunsinte. At sinasabi ko whatever's on my mind, no? And I really care about Stella. Well, si Rodrigo is a lawyer, a loving father of Sarina. Parang gagawin ni Rodrigo lahat. Lahat-lahat para sa ikaliligaya ni Sarina. Rodrigo will do anything for Sarina, but at a certain point, magbabago yun. Siyempre, bilang magulang, minsan, kailangan din ng tough love, meaning you have to learn how to say no para sa ikabubuti ng anak mo. So, abangan nyo yun. Si Soraya ang ina ni Roald. Si Roald yung napangasawa ni Stella. Okay, Soraya is a single mother raising a son who turned out to be a very successful doctor. I think Liling is not a character na one-sided, multi-dimensional yung character niya. You can see her love for her family, her desperation of being a widow, walang asawa, and caring for the three children. It can be difficult, but yung love ang mas strong dun sa aspect ng kanyang personality. She can be mean sometimes kasi exacting siya sa anak niya, lalo na kay Stella kasi she expects more from her daughter na talaga namang napakabait naman din talaga kasi. Ang role ko po rito ay yung tatay na nagpabaya sa kanyang anak na maliit pa lang siya, iniwan ko na siya. And that's how it started yung kanyang dinadalang problema at bigat ng pakiramdam na every time maaalala niya yung nagawa ko sa kanya, nasasaktan siya.